si Noynoy alam niya. Ang Amerika alam nila. Diba? Kaya nakakatawa yung sinasabi nila na ibinigay daw ni Tatay Digong ang West Philippine Sea. Mali! Matagal nang ibinigay yan. Kasi sa totoo lang, mahirap din yung position at the time ni Tatay Digong. It's because pagtungtong niya sa panahon niya, nakagawa na ng kung ano-ano ang China sa West Philippine Sea. Si former President Duterte dyan sa West Philippine Sea, ang ginawa na lang niya is nakipagkaibigan na lang siya at nakipagsundo na lang siya. Bakit? At kung papaalisin mo ang China doon sa West Philippine Sea, what will happen? Gera talaga yan! Digmaan talaga yan! And we Filipinos, we are not ready. Ang country natin hindi ready. Nakakatawa talaga itong mga anti-Duterte. Since wa-ipek ang ICC at lahat ng mga paninira nila, ngayon, sinisiksik at dinidikdik na naman nila ngayon, no, ang issue about dyan sa West Philippine Sea. Pero lagi nating tandaan, mga Lods, kanino ba nag-umpisa? At kaninong administrasyon ba ang nagpabaya talaga dyan sa West Philippine Sea? And panoorin natin itong video at dito nyo makikita, mga Lodi Cakes, no? Bakit ang response ni former President Rodrigo Duterte nung siya na ang naging presidente ay iba na? Kasi kesa nakikipaggirian si former President Duterte dyan sa West Philippine Sea, ang ginawa na lang niya is nakipagkaibigan na lang siya at nakipagsundo na lang siya. Bakit? Gusto nyo malaman bakit? Panoorin natin itong video na to. Ang problema ho ganito, para magkaintindihan tayo, about 4 or 5 years ago, nandito naman kayo sa mundong ito. Yung overflights ng intelligence ng Amerika, Pilipinas, France, lahat na, nakikita nila dyan sa South China Sea that something was brewing. Merong increased activity and slowly, pinapresyon sa newspaper that there is something that they are going to build. Parang bunk houses. And everybody knew it. Si Noynoy alam niya. Ang Amerika alam nila. Ngayon, over time, lumaki hanggang naging military garrison sa panahon ko. Ang tanong ko, bakit hindi nila sinita? Tama. In the first place, there was already a construction of the military garrison. Now there's the airstrip and everything. Stop muna tayo dito, ha. Anong sabi ni Tatay Digong? Bakit hindi sinita? Tama! Diba? Kasi imaginein mo, it takes time namang gumawa ng mga infrastructure doon sa West Philippine Sea. So bakit hindi sinita ng mga dilawan ni Pinoy? Bakit hindi sinita ng US? Diba bida-bida ang US? Diba atrabida sila? Bakit at that time hindi nila sinita? Diba? There's something wrong talaga. Balik tayo sa video. Si Noynoy alam niya. Ang Amerika alam nila. Ngayon, over time, lumaki hanggang naging military garrison sa panahon ko. Ang tanong ko, bakit hindi nila sinita? In the first place, there was already a construction of the military garrison. Now there's the airstrip and everything. That was before my time. And yet America had it wanted to. Na may runway na, may
Anyo Lorenzana de Jadia. Sinabi ko sa President Jinping, we are taking our claim sa aming economic zone and we will dig oil in our territory. Ito yung arbitral na kapaso na nalo tayo. Anong sinabi ni Xi Jinping? Tandaan yung mga military natin, Anyo Lorenzana Esperon, National Security Advisor. Yun ang sabi niya, Mr. President, interpreter, hindi mabuti mag-usap muna tayo. Kasi we, away sila ni Aquino eh. Doon tayo tinamaan, hindi ko sinisisi, wala na akong sinisisi. Or tinamaan tayo doon, sabi niya, you know, if you insist on your position, ginamit niya, there might be trouble. Yan ang sinabi niya. Why don't we just talk about cooperating whatever we can do or see in this place? Ako na akong choice. If I send my navy, mga sundalo ko doon bukas, and start to travel towards them, in a matter of seconds, sasabog lahat yan. At kung padala ko yung mga sundalo ko, yung mga navy ko marin, they will be slaughtered. At ang missile nila na nakaparking dyan will arrive Manila in about 4 minutes. Gusto ninyo magkagera? These guys are pushing me to President. Medyo maingay lang yung background music, no? Pero ang point lang dito, ayaw ni Tatay Digong isakripisyo ang buhay ng mga Pilipino, ng mga Navy, pag nagkaroon ng trouble or gera. Diba? Kasi sa totoo lang, mahirap din yung position at the time ni Tatay Digong. It's because pagtungtong niya sa panahon niya, nakagawa na ng kung ano-ano ang China sa West Philippine Sea. Diba? So, ano pa ang gagawin? Ihinayaan ng mga Dilawan, hinayaan ng mga Aquinong makapasok ang China. Yan yung sinasabi ko, mga Lods. Dapat dati pa nila hinarang, dapat dati pa nila ipinaglaban yung West Philippine Sea natin. Pero what happened? What happened? Sa panahon ni Tatay Digong, pormado na o nakaporma na ang China. At kung papaalisin mo ang China doon sa West Philippine Sea, what will happen? Gera talaga yan. Digmaan talaga yan. And we Filipinos, we are not ready. Ang country natin hindi ready. Ang sandatahang pangdigma natin hindi ready. Ang mga hospitals natin hindi ready. Umaangal na nga tayo sa taas ng bilihin. Paano na lang kaya pag magkaroon ng gera? What will happen? Diba? Kaya isip-isip, the question is, bakit nyo sinisisi kay Tatay Digong ang mga yan na in the first place, pagtungtong sa pwesto ni Tatay Digong, nakaporma na ang China, andyan na ang China. Diba? Kaya nakakatawa yung sinasabi nila na ibinigay daw ni Tatay Digong ang West Philippine Sea. Mali! Matagal nang ibinigay yan. Matagal nang kinimkim yan ng China. Wala pa si Tatay Digong.